mula sa silipang balitaan ng hataw balita. Narito ang mga tampok na kaganapan sa ating lipunan. Sabi nag-confirm nga po sa atin ano, ang punong guro ng Suklayin Elementary School, si Ma'am Aurora Lombres. Bago magpasukan ang aking mga guro ay tapos na po upang maglagay ng poster kung ano ang mga kailangan at ano ang requirement para sila makapasok sa aaralan. Opo. Okay, Madam Principal, ano po yung inyong naging obserbasyon? Sa particular po sa bilang po ng mga nagsipag-enroll ngayong pasukan, kukumpara po nung nakaraan pong modular po ang sistema po ng pag-aaral po ng mga bata. Actually sir, talagang nakita ko na may pagbabago. Mm-hmm. Noong pong una, sa ganitong panahon, ang aming eskwela ay umaabot na sa 720. Mm-hmm. Lubhang mabagal po ang enrollment ng mga bata. Mm-hmm. Ngayon po, hindi pa kami umaabot sa 700. Uh-huh. Nakita namin ang pagbabawa ng mga enrollees. At nakita ko rin po kung ano ang naging dahilan. Ayun. So, So, ibig sabihin, Ma'am Lombres, malaki po ang ibinagsak po ng enrollees ngayon pong taon na ito? Kumbaga po ay mga 10% ganun, mm-hmm, hanggang 15% ayun ang nakulangan. Pero napansin ko rin po yung iba, nagbabalik probinsya na, nagbabalik bayan, marami pong late enrollees na humahabol. Opo. Mm-hmm. Iba po, pagkagantong iba kasi iniisip na masyado na po huli o late silang enroll. Mayroon po bang konsiderasyon ang mga paaralan po, particular po sa mga pampubliko, na yung mga late pong mag-enroll po ay pwede pa pong, hanggang kailan po ba yung deadline ng enrollment po ninyo? Actually sir, ang enrollment ay wala talagang deadline. Pero yung lahat na nag-e-enroll ngayon ay ipapasok na natin sa late enrollees. Mm-hmm. Hindi po pwedeng hindi tatanggap ang lahat ng paaralan. Opo. Lalabagin po natin yung kautusan tungkol dun sa EFA o tinatawag natin Education for All. Mm-hmm. Kaya dapat lahat ng bata tatanggapin pa rin po. May kaukulan lang kaming tagubilis, mga magulang na late na nagpapa-enroll. Opo. So, Ma'am Aurora Lombres, ano, isa po sa pinapangalagaan po at paalala po ng ating kinaukulan, particular po ng national government ng IATF at ng Deped, ay yung pong napanatilihin po yung minimum health standard o protocol sa bawat paaralan ngayong F2F. Ma'am, ano po ang mga alituntunin po na umiiral, especially po dyan po sa ating paaralan sa Suklayin Elementary School, para po mapangalagaan po yung kalusugan po ng ating mga mag-aaral? Opo, napakarami po namin, sir, tagubilin. Mm-hmm. Una po yung laging nakasuot dapat ng face mask ang mga bata, uh-huh, bago pumasok sa paaralan. Ngayon din po, maintain pa rin ang social distancing or physical distancing upang hindi masyadong magkaroon ng crowd. Mm-hmm. Pagpasok po sa aming paaralan, pagbaba po ng bata, mayroon na rin po doong scanner upang, mm-hmm, ma-check ang kanilang temperature po. Pag, mm-hmm, medyo ito ay tumaas na, lalagay muna ang bata sa isolation area at saka i-scan ulit upang matiyak natin kung ano na ang kanyang temperatura. Ayun, sa paaralan po, lahat ng classroom, lahat po ng cabinet, uh-huh, ay pinaalis na muna para maging maluwag at ma-meet natin yung physical distancing. Opo. At ma'am, hindi lang po COVID-19 yung iniiwasan po ng ating mga kababayan, especially po sa mga paaralan. How about po sa tungkol po sa paglaban po sa dengue? Alam po natin na halos lumalaganap na rin po, no, yung dengue, particular po sa ating lalawigan. Meron po bang aksyon ng ating pong paaralan? Opo. Una po ay nagsagawa po ang ating municipal rural health unit, mm-hmm, ng survey tungkol sa mga na inabot ng dengue, kung may dengue victim. Mm-hmm. So, nagsagot po kami noon at zero pa naman po, ayun, ang pasok na yun. Pero kumilos pa rin po kami, lahat po sa kapaligiran ng barangay, ano po, nag-spray po ng anta para mabulabog ang at mapatay ang mga lamok, pati bahay ng lamok. At lastly po, dito pong nakaraang linggo, lahat po ng mga puno namin na mayayabong na ay pinagpuputulan at lahat po ng lugar na madawag, madamo ay
And ano po namin, pinalinis namin. Ayun. So, ibig sabihin, Ma'am Aw, kasalukuyan po ang paglilinis pa rin po, no? Actually, kanina nasaksihan ko pa na pinag-uusapan po yung pagpapatuloy ng paglilinis po sa mga kapaligiran, yung pag-aalis po ng mga dahon-dahon ng mga puno, Ma'am. Opo, sir. Opo, sir. Tuloy po. Depo dapat tumigil yun. Mm-hmm. Okay. Magandang balita po yan. At mahalaga po na malaman po na safe, na mga magulang, na safe po yung kanilang mga anak sa ating pong paaralan. Pero ma'am, meron pong direktiba, no, ang Deped, na pinapayagan na po ang lahat po ng mga guro na hindi po baksinado na magturo po sa kanila pong sabi at nagawin po yung kanilang profession bilang mga guro. Na pwede ko ba makuha po ma'am yung reaction niyo po tungkol po dito, yung opinion niyo na po, yung reaction na po? Oo po, para po sa akin ganun nga, madedeprive natin yung karapatan ng mga teacher na makapagturo, lalo pat ito ay pinagkukunan din nila ng kanilang pinagkakakitaan. Opo. At lalo din naman pong nakapadeprive sa parte ng paaralan na guro siya na sumusweldo pero hindi siya nagtuturo. Ayun, sa paaralan. Correct, so, marapat lang po na sila ay payagang magturo kahit di sila baksinado, lamang ay kailangan ma-check pa rin at ma-observe ang kaligtasan at kalusugan. So, kaya po, dapat talagang sundin ang tagubilin ng DepEd na yung hindi baksinado ay kailangan magpakita ng negative RT-pcr o yung swab test po, negative, every 2 weeks para po matiyak natin na talagang safe siyang pumasok sa paaralan at walang maapektuhang aguronia, mga bata, o mga magulang. Okay. Pumapasok sa paaralan. So, ibig sabihin, ma'am Aw, yung pong pagbibigay po, pagsasabi sa mga hindi po baksinadong guro, sa bagay, sabi nyo nga po, dyan po sa inyo, parang wala na po yatang hindi baksinadong teacher po dyan, ano ma'am? Opo, sir. Lahat po rito makinan. Ayun. So, ibig sabihin ma'am, itong pagsasubmit po ng mga swab test o ng RT-PCR ay negative result ay directives din po ito, no? Direktiba po ito. Opo. At obligado dapat na magbigay po ang mga guro na hindi po baksinado. Opo, sir. Ayun. Opo. Okay. Yan po ang requirement sa kanila. Okay. Okay, ma'am, maraming salamat po. Baka meron po kayong gustong idagdag. Nasa inyo po yung pagkakataon, ma'am. Baka meron po kayong announcement o mga panawagan po sa atin pong, especially sa mga magulang po na mga mag-aaral dyan po sa Suklayin Elementary School. Okay po, ang panawagan ko po hindi lamang para sa Suklayin Elementary School, kundi para sa lahat ng paaralan na sana panatilihin nating ligtas at maayos ang ating mga anak. Sumunod po sa tagubilin na panatilihin ang health protocol. Gayun din naman po, sana naman ay sumunod sila sa panahon ng enrollan, dahil isa rin po ito sa nakakabalam upang maipagpatuloy ng mas maagap ang pag-aaral ng mga bata. Hindi kung kailan yung nag-aaral na, 2 weeks na, saka pa lang po sila nag-e-enroll. Gayun din po naman, adi, yung pagsunod nila sa batas, lalo na yung sa trapiko, mabuti po at may mga police assistance. Ano po? Sa pagsunod sa trapiko, upang hindi magka-traffic at hindi magka-buhol-buhol ang mga batang pumapasok at lumalabas sa mga paaralan, di sana naman po ay sumunod ang bawat isa. At kapag lahat po sumunod, magiging maayos lahat, kahit masabihin nating medyo na-delay ang pag-aaral ng mga bata. Ano po, Opo. Sir? Opo. Ma'am, Aw, tungkol naman po sa inyong mga, siyempre sa inyong mga kapaguro, kayo po, sabi ko nga po kayo po, binabati ko ng belated Happy National Heroes Day na talaga namang sa makabagong panahon, isa po kayo sa mga kinikilalang bayani po ng ating bansa. Ano po inyong mapapayo po sa kapwa ninyo guro na ngayon, hanggang ngayon po, nasa bingit pa rin po ng panganib dahil po sa kinakaharap po nating pandemya o ng COVID-19. Okay po. Ang masasabi ko po ay binabati ko ang lahat ng kaguruan sa pagtupad sa kanilang tungkulin na sinasabi nga, mga guro ang mga unsung hero. Ipagpatuloy ang mga gawain para sa ating kabataan, sapagkat yung magiging matagumpay ang mga kabataan, matagumpay na rin ang ating bansang Pilipinas. So, wag magsawa, ipagpatuloy, ipagmalaki ang ating profesyon. Opo. Okay. Ma'am, maraming salamat po at muli, pasensya na po kayo po ay akin abala. Ako pinagpapasalamat sa inyong oras na ibinigay po sa aming palatuntunang ato balita. Magandang hapon po at mabuhay po kayo, ma'am.
Okay mga kaibigan, ang inyo po napakinggan ay live interview bayang phone patch kay sa punong grupo ng Suklayin Elementary School na napakabait po niya at saka napakahumble po. Si Ma'am Aurora Lombresa, principal po ng Suklayin Elementary School. At alam niyo mga kaibigan, ano, kanina po personally, nasaksihan ko mismo na ang kanilang kabanahan at nagiging busy sa para po may sakatupara ng paglilinis pa rin po ng kanilang paaralan dyan sa Suklayin. Sana po, ano, sana all. Hindi nga, alam mo naman po natin ano, na lahat po halos ng mga guro ay busy-busy sa pangalaga po ng bawat mag-aaral at ng kanila po mga paaralan. Kaya po ang hataw balita ko po ay sumasaludo po sa inyo. Maraming salamat po at muli po magandang hapon na. Balita mga tao, tapat at may serbisyo, walang kinikilingan basta't kay umaabuso sa komento ay palaging positibo na lang sa ulat ni Ferdinand Pascual ay isika lang nag-aapoy.